guys! Welcome back to my YouTube channel. It's me, Kylie. Yana. And for today's vlog, madali yung vlog lang to kasi gusto ko lang i-share sa inyo yung skincare routine ko bago ako magpalit ng skincare routine. Nagets nyo ba? So yon, without further ado, let's get started! Wait lang guys, bago yon, huwag nang kalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel. Click nyo lang yung subscribe button and click the notification bell para ma-click sa mga videos ko. So yun, let's get started! So guys, sa panghinamos ko, kung curious man kayo, ang ginagamit ko pa rin is safeguard, kaya hindi ako nagkaka-pimples ng ayan, mga dalawa-dalawa lang ganun, pero hindi nakatulad ng dating fungal acne ko, as in puro bumps yung face ko ngayon. Wala na. Then pagkatapos ko isabon yung safeguard, ang sunod kong sinasabon sa face ko, which is whitening siya, itong Kojic soap. Ayan. Ang brand nito, Droplets Premium Kojic Soap. So, itong soap na to, guys, kasamahan siya nitong rejuvenating set ng Droplets, pero hindi ko to ginagamit kasi natatakot ako bumalik naman yung fungal acne ko, kaya yung soap lang nila yung ginagamit ko together with safeguard. Then, pagkatapos ko isabon itong soap na to, ginagawa ko yun ha, umagat gabi, yung safeguard and itong Kojic soap na to. Katapos nun, ang moisturizer ko, wala namang kamatayang Looks Organics Aloe Vera Gel. Ayan, dahil ito lang yung nag-work sa akin. Guys, dahil hindi porket wala na kayong fungal acne, hindi ibig sabihin hindi na siya babalik. Yon, iwas-iwas na lang sa mga cream-based na moisturizer, yung mga oil-based moisturizer. Basta guys ha, ang gamitin ng moisturizer ay yung mga water-based and gel-based. Para sure kayo na hindi mag-feed yung fungal acne dun sa... Hindi magiging masaya yung fungal acne. Magiging masaya yung malassezia dun sa face niya. Basta yun. Ayan, pwede tong moisturizer na to kasi water-based and oil-based sila. So, sunod, dahil ayoko nga magkaring kels, and dito din sa bandang under eyes ko at dito sa palibot ng eyes ko, dry skin siya, dito lang yung oily skin sa akin. Kaya itong buong face ko, nilalagyan ko siya nitong Looks Organics Aloe Vera Gel. Then, sa gabi, nilalagay ko tong Nivea Cream dito lang sa palibot ng eyes ko kasi nga, we're not getting any younger. So, yun. Yung para maano na din, ma-prevent yung wrinkles and fine lines. Ayan, itong Nivea Cream. Cream siya ha. Ibig sabihin, cream type siya. Oil-based. Kaya, ayun guys, hindi ko siya nilalagay sa buong face ko kasi natatakot din ako dito lang sa mga dry skin ko dito. Under eyes, kasi dry skin ako dito sa under eyes and dito. Ready. Ayan. So yung ginagamit ko. Then, lips. Itong Vaseline Petroleum Jelly. Ano naman? Alam niyo naman to. Ayan lang yun guys. Then, pag mag-exfoliate ako once a week, ang ginagamit ko is itong St. Ives Fresh Skin Apricot Scrub. Once a week lang, guys, ha? Once a week. Minsan nga, every 2 weeks pa. Kasi nga, tamad ako mag-ganto. Pag napapansin ko lang, medyo rough na yung face ko. Saka lang ako nagaganito. Dahil nung may fungal acne ako, backstory lang, hindi to nag-work sa akin kasi meron siyang mga ingredients na hindi pwede sa may fungal acne. Pero ngayon, parang medyo okay na siya. After kong ihilamos to, parang nagkakabams pa rin ako ng tatlo. Pero nawawala din naman sila agad. Kaya nga, once a week ko lang ito ginagamit kasi pang exfoliate lang naman para fresh-fresh lang yung skin niya. Ganun lang. So, yun lang guys. Wala na akong ibang ginagamit. Yun lang. Promise safeguard. And ito lang. Ayan. Ayan lang. Ayan. Ayan lang ginagamit ko. So, yun guys. Sana nagustuhan niyo itong madali ang video ko para update lang kayo kung ang ginagamit ko after kong magka-fungal acne. So yun guys, hope you like this video and give this video a thumbs up if you like and subscribe for more videos like this. See you in the next video. Bye guys! Sometimes I think about the good days we had, but they were bad.